lugar na hinagupit noon ng superbagyong Yolanda, handa na muling inyong mabisita, katulad ng Samar, na pwedeng maging playground ng mga naghahanap ng thrilling rides. Nakumpleto! Taong 1973, isa sa pinakanakamamanghang istruktura sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Sa habang mahigit 2 kilometro, ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Nagdudugtong sa mga probinsya ng Leyte at Samar. Kakabit na magpahangga ngayon ang mga kwento-kwento na nung ginawa raw ito, kinailangan pang buhusan ng dugo ng mga bata, pampatibay di umano. Bagamat wala namang nagpapatotoo. Hindi maikakaila ang ganda ng San Juanico Bridge. Isa rin itong tourist spot. Lalo pa ngayong may nakaisip na pwede ritong mag-banana boat ride. Mula sa floating restaurant sa San Juan sa Samar, sasakay muna ng speedboat. Kapag malapit na sa tulay, at saka kayo ililipat sa banana boat para ito'y hilahin. Paglagpas ng San Juanico Bridge, at saka kayo ipabagsak para kumpleto ang experience. Taco Momentum is the first and only water sports activity in Tacloban. We wanted to promote San Juanico Beach kasi very majestic naman talaga ang San Juanico Beach. It's very unique. Try to imagine nag-water sports activity ka under San Juanico Beach na well-known internationally. Nag-enjoy na sila, nakapunta pa sila sa San Juanico Bridge. Masaya na, nakakatakot. Lakas na galon. Tara, bumalik ulit para makasakay ulit kami. Mahigit isang oras mula sa San Juanico Bridge, makikita ang isa raw sa maalamat na talon sa bayan ng Kalbigan. Bago ito marating, kailangan mo munang sumakay ng habal-habal. Mabato ang daan. Pagkababa, kailangan mo pang maglakad ng 15 minuto. Kakahingal. Bago marating ang Lulugayan Falls. Hango ito sa salitang lugay. Ayon kasi sa mga kwento-kwento, sa nakalugay na buhok daw ng isang diwata, nagmula ang talon. At ang tubig mula raw naman sa luha nito. Umiiyak daw kasi ang diwata dahil ipinatapon sa bangin ng kapre ang prinsipeng kanyang iniibig. Hindi ito gaanong mataas, pero malawak, malamig ang tubig. Sa ganda ng Lulugayan Falls, binansagan itong Little Niagara Falls ng Eastern Visayas. Bibihira lang daw ito, itong pinakamalaki sa Samar. Hindi pa naman ako nakakapunta ng Niagara Falls. Nakita ko na siya sa internet. Halos same na same lang, sobrang daming puno. Hindi ba't sabi nila kapag bagong dayo ka sa isang lugar, kailangan mong magsabi ng tabi-tabi po. Pero dito sa bayan ng Paranas, kailangan munang tumabi ang mga mahihina ang loob sa kanilang Torpedo Boat Extreme Adventure. Malakas ang agos, kaya kapit lang. Imbes na rubber boat, demotor na bangka na gawa sa matibay na kahoy ang gamit sa kanilang water rafting. Dati raw gamit sa mga illegal na pagtutroso ang mga bangkang ito para matigil na
Ang ganitong gawain, naisipan nilang gamitin na lang ang mga ito sa turismo. Kasi yung dating trabaho namin, pagkukuha ng kahoy, kinakargahan namin yan dati ng kahoy, pero ngayon, bisita na ang kinakarga namin mga turista na. Maghandang mabasa sa lakas ng rapids. At talagang hindi mo mapipigilang mapasigaw. Kahanga-hanga ang ganda ng kanilang gubat. Pwedeng magpahinga at lumangoy-langoy. At kung exciting ang pagpunta, mas exciting pa ang pabalik. Kasi yung tubig po, pumupunta sa mukha nyo tapos basang-basa talaga kayo. Hindi kayo makakaiwas sa tubig. Okay po, enjoy. Super enjoy po kayo. Paniniwala ng mga matatanda dito sa Samar. Huwag daw matutulog ng gutom dahil ang iyong kaluluwa maglalakbay. Mabuti na lang at sa kalapit bayan ng Paranat, ang bayan ng Yabong, kung magtsatsaga ka lang, hindi ka magugutom. Meron at merong tahong. Ang Yabong, ang tinatawag na muscle o tahong capital ng Eastern Visayas. Ang kanilang ilog, malaking taniman ng tahong sa mga nakatusok na kawayan. Binubunot lang ang mga kawayan kapag pwede nang anihin ang mga tahong. Dahil mabilis dumami ang mga ito, marami ring pwedeng gawin. Tahong chips, tahong sisig, at relyenong tahong. Pero ang pinakasikat daw na luto ng tahong, ang maruyang tahong o mas kilala sa tawag na baduyang tahong. Hindi ulam, kundi merienda. Pagkatapos nating mahimay yung tahong, hihiwain na natin ng maliliit. Hinalo ang tinadtad na tahong sa giniling na bigas. Tinimplahan ng sibuyas, dahon ng sibuyas, asin, paminta, at ilan pang pampalasa. Hinulma sa kutsara at saka iprinito. Ang maruyang tahong, perfect isawsaw sa suka. Sa Northern Samar, matatagpuan ang isla na kilala sa mga naggagandahan at naglalakihang rock formations. Ito ang isla ng Biri. Ayon sa alamat, ang mga rock formation kaharian ng diwata na si Berbinota. Si Berbinota, taga din dito sa Biri, ginsugo san iya, kag-anak, pag-aro kalayo, pag-gatong. Kaya lawara na siya pakabalik, na kuha na siya din sa mga impacto. Ang isa sa pinakasikat na rock formation, ang Magasang. Mahaba ang lakarin papunta rito. Pero magandang ma-Instagram o pang-selfie. Maraming lapunta rito na ang sabi nila parang nasa ibang planeta daw sila. Yun po ang ipinagmamalaki namin kasi kakaiba talaga ang rock formation dito sa bayan ng Biri. This is actually our first time here and super ganda po yung lugar. Meron din ditong natural salt water pool na pwedeng langoyan. It was fun. It's kind of warm. It's our first time here in Biri. It's economical. Most of the tourist guides are very friendly. Crispy yung balat. Bawat probinsya may mga natatanging alamat at kwentong bayan. Pero ang mga bulong-bulungan tungkol sa nakatagong ganda ng mga isla ng Samar, hindi kwentong barbero lang.
kailangang puntahan para mapatunayan.